ano masasabi mo sa ating first session? Nag-attitude na naman siya. Hi, yung anak ko. Hindi ko alam kung may natamaan doon sa hinagis niya na tumbler. Yung cute-cute naman ito. Semi-educational toys. Sabasa tayo. This is my family. Ito yung mga pinamili namin kahapon. Wala ko ng isang toy para kay kay Jiro. Ano bang malalaro niya na? Ito na. Teething Blinks. Ayan. Or yung isa. Teka lang. Ito. Ayan. Good morning, guys. Ayan pa tayo kay Jiro. Lilinisin ko muna ito. Meron naman akong paninis dito yung mga wipes. Oh! Ah, wala nga pala yung sasakyan. Hindi rin ni Jeo. Kaya pala na dyan pa kayo. Nakapauli nga pala. May ano ba tayo? May yung wipes. Na-miss niya kasi kahapon hindi sila magkasama kahapon. Okay yung ulo ni baby ha? Sa? Yung ulo ni baby, careful. Sa? Uy, nakatingin na siya sa toy niyo. Gusto ko yan ah. Nakatingin na siya. That's for you. Ang dami kong biniling toys for you. Kaso pa isa-isa lang muna. Anak, nahihirapan na si Jiro. It's my choice. Teka, clean muna natin. Nakatutok na siya dito. Pagdating namin kagabi, umihi na naman dito sa sofa. Kala ko pa naman, happy ka na kahapon. At yung pinanlinis ko, yung pigeon, antibacterial. Ayan. Baby! Ito na, wait lang. Kiniklean lang yung mama. Uy, nakatutok na siya doon. Marunong na kasi siya mag-grab. Grab doon sa kamay niya. Tapos, diretso sa mouth. Anak, sana gigil na talaga. Sige nga, can you grab it? Ayun na. Hindi, grab niya na. Kamuha ka na. Try natin siya. Kasi nag-aaral siya mag-open na hand. Ayun na. Nag-aaral na siya mag-grab. Ayun na. Hawak mo na, baby ko. You like your toy? You like your toy, baby? Hindi na pagpabuk. Mayra ba? Yung sound. Soft lang yung sound niya. Ayun na. Hawakan niya na. Sige. Gusto mo paupo? Wait. Niyuyuko niya kasi gusto niya isubo agad. Oh. Ito lang yun kasi gusto niya nang ngatain. Start na siyang baby natin ha, Calvin Klein. Shala ko naman. Daming color. Look. May violet. May blue. Yellow. Sige, open. Talagang gusto niya diretso sa bibig eh. Sige na ako. Mamaya lalagyan na kita ng tape. Pagpahinga lang to. Yun, hawak mo na. Good job. Kaya kayo sa natin. Parang nai-stress na siya eh. Ano ba yung mam, binigay mo sa akin ma? Nakaka-stress na. Talagang nakatutok siya dun. Sige na. Look. Here. Look up. To the left. To the right. Down. Up. Tuturoan ka ni mama ha. Ayan. Grab it here. Grabe, papa yung mature. Gigil talaga siya. Gigil ako dito ma. Gigil ako dito ma. Gigil talaga siya. Baka mas umalingal ka naman. Malambot naman to kaso. Try natin na kasi naka-yugo ka masyado. Higa ka naman. Try natin. Okay? Ayan, sige. Grab, open. Close. Ayan. Hawak mo na, baby ko. Ayan. Tumitaman. Wow. Buti na lang, mas maganda-ganda yung nabili ko doon. Sa SM Fairview, nahihirapan ako. Kaya dinamihan na namin ang bili. Anay, sige. Kaya mo yan. Ayan na. Pwedeng na mo, Hoy, saan punta? Nanggigigil siya. Gigil talaga eh. Ito palang onesie niya, guys. From KNG Authentics yan sa Instagram. Ayan. Basta pag may nakita yung Calvin Klein sa amin, yun. Doon galing. Available doon. Thank you, KNG Authentics! Nag-aantok na ito. Okay. Gusto niya yung ganyan lang. Nag-aantok na eh. Hawakan mo nga
ginit-ginit mo eh. Ganyan, kahit ganun lang, masanay lang siya na, ay si mami, may sinasabi. Mm-hmm. Tapos pag nasanay na siya, nasasabi ka, oh, you're playing. What is that? Magtatanong ka na mm-hmm. para mag-interactive, magba-back and forth. Naniniwala ako, any child, regardless of the diagnosis, will learn. It's just that you need the right approach and strategy to make them learn. Kasi hindi sila bobo. They just think differently. Kasi certain parts of the brain are actually impaired. Diba? Mm-hmm. So don't take it personally, okay? Shout out, Mama Cat! Body by Mama Cat. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Na information overload ka. Alam po naman talaga madami, kaso mas madami. Mas madami. Nagpa-ano kami, nagpa... Hindi na siya second opinion. Nakailang opinion na tayo pa kay Ju. Kasi nga yung problema namin, di ba? So ngayon, ang laking tulong ni Mama Cat. Mama Cat, thank you so much for referring us kay Teacher JB. Teacher JB Bernal. Ayun, alam ko ano, ang tagal ng waiting time sa kanya. Pero sobrang thank you para sa pag-accommodate sa amin. Kasi talagang para, alam mo yun, nag-hit na tayo ng rock bottom. Kay Ju, parang nabaliwala lahat ng oras ng therapy niya before. Parang, alam mo yun, parang bumalik siya sa dati na, diba, imagine yung ginugol nating oras, yung pera, hindi naman biro-biro ang ano ah, yung therapy. Tapos ang dami niyang na-hit na spot na, oo nga, no, kaya pala, ganun. So, ang ano kasi, kaya pala hindi makaano, meron silang, nag-notes talaga ako, ano, meron silang tinatawag na generalization. Kumbaga yung association, kumari sa kanya, sanay kasi siya na si Papa, yung disciplinarian. Pag sinabi ni Papa, ganito, ganito dapat. Pero sa akin, sanay kasi siya na pag lumalapit sa akin, is more for affection. So, ayun, kailangan baguhin yun kasi nga, hindi kami nakakapag-activity. Kasi pag alam niya na lumapit siya sa akin, ako ay pang lambing-lambing lang, hindi pang activity. So, kailangan sanayin siya. Pero, unti-unti, kasi meron silang tinatawag na personal space. Kaya naman pala, pag lumalapit ako, lumalayo siya kahit busy siya sa may ginagawa. Pag ako lalapit na, bigla na lang siya alis, iiwan niya na yung ginagawa niya. So, ibig sabihin, hindi siya ano sa akin. Hindi ka nanay. Oo, na parang hindi, kumari pag busy siya, parang ayaw niya ako sa personal space niya, parang ganun. Pero sabi nga, don't take it personally kasi yung autism yan, hindi sa anak mo. At tama ba? Ayun mo yung, ang hirap explain eh, parang yun, basta yun. Kaya naiyak ako kanina kasi parang oo nga, tama nga. Ang dami namin natutunan, sobra. And kailangan na namin talaga siya ilipat ng therapy kasi dito sa area. Hindi kami actually masaya doon sa kung saan nagte-therapy si Ju ngayon. Kasi ang tagal na namin naghihintay kasi kailangan yung therapist, yung OT niya, kailangan pumunta sa school para syempre, yung alam mo yun, yung gusto kong mangyari, yung parang nag-uusap yung bawat area, kunwari sa OT, pupunta siya sa school para yung teacher masasabi ng teacher ko ano yung current problems. Eh, attend lang na attend si Ju, ilang buwan na yun. Pero hindi sila pumupunta sa school. Paano nga naman magkakaroon ng improvement, diba? Kasi kung hindi naman sila pumupunta, paano magiging beneficial sa bata yun? Parang therapy lang siya na therapy, pero paano nila nalalaman kung, ano, kung nagiging effective ba yung approach nila dun sa bata? Hindi nila makita sa school. So ano man, I think medyo natakot po si Ju nung kausap ko si Teacher Polly sa office. Nag-alis po kasi siya ng water jug! Oh my gosh! Ayan na naman to. Mukhang kailangan na natin i-ano si Ju. Nag-attitude na naman siya. Meron na naman siyang ginawa sa school. Ay, forward mo nga sa akin yan. Ano ko kay Teacher JB. Ayan na. Mukhang kailangan natin tutukan si Ju, huwag na muna natin papasukan. Parang yun ang ano eh. Tanong ko na lang muna kung ano ang kailangan gawin kay Teacher JB kasi gagaya niya, may ginawa na naman siya. Baka nga pala yung sasakyan natin. Hinirap ni Jeo yung sasakyan eh. So ayan, takbo naman tayo sa school ni Ju. Kasi nga, ay, yung anak ko. Hindi ko alam kung may natamaan doon sa hinagis niya na tumbler. Ay. Iniiyok ako. Pero
Tatandaan ko na lang mga tinuro ni Teacher JB. Si Teacher JB meron siyang page. Taga Jensen kasi talaga siya. So gusto niyo i-follow niya na lang siya, i-like niyo. Mama Kat, thank you talaga sobra-sobra. Si Mama Kat talaga yung nag-refer sa akin. J.A. Bernal, Center for Exceptional Children. So, ayun. Ilalagay ko na lang yung link sa description box or yung screenshot dito. Like nyo na lang yung kanyang page. Taga Jensen talaga siya. So, very special. Alam niyo yung parang feeling mo napaka special talaga na imagine na-accommodate niya kami. Kaya, thank you talaga Mama Kat. Sobra-sobra. Thank you. So, ayun. Balik tayo sa problema natin at hand. Oh my gosh, hindi ko na alam ko. Alam niyo, ang sawa ng pakiramdam ko ngayon kasi nilalamunan ko masakit. Ito ko. Ano nga, maganga itong leg ko. Ayun, meron na naman tayong panibago. Akala ko medyo naano na ako kasi nakausap namin si Teacher Jamie. Parang, ay, nung patapos na yung session, nag-viber na si Teacher na ayun nga, may problema na namang bago. Kahapon, meron din. Kahapon yun, diba? Anong ginawa niya kahapon? Parang nag-stamp. Tapos nag... Oh, yung nag-tantrum siya kahapon. Bumalik na naman yung tantrums niya. Hindi naman na siya nagaganyan masyado eh. Pero update ko kayo guys ha. Kasi ang gagawin kasi Teacher JB, pupunta daw siya sa ano. Yung kumbaga, dapat ang OT talaga kasi guys, pupunta yan sa school para ma-monitor yung bata. Ano yung problema talaga. So kung yung ganyan, kaya nga sabi ko kay Papa eh, ang tagal na natin nagpapaschedule niyan nung pumunta yung OT doon, hindi talaga nila ma-make time. Eh paano naman magpo-progress yung bata? Kaya masama talaga yung loob ko. Kasi para alam niyo yung nasasayang na bayad ka ng bayad, every therapy, hindi naman biro-biro. Yan, di ba? Nasasayang lang yung oras at panahon at yung syempre yung binayad mo doon nang pinapatagal ng pinapatagal. Eh, hindi naman bumabata yung mga bata. Diba tumatanda ka? Talagang hinahabol natin dito is yung oras para yung developmental delay nila maagapan pa. Habang andito na rin tayo at fresh pa sa utak ko, i-share ko na lang din sa inyo, no? Yung ginawa namin kahapon, siguro gawin na lang natin na weekly, ano yun pa? Na hindi one time. Kasi kailangan talaga everyday, meron kang at least 30 minutes na siya lang. As in, siya lang talaga. Kasi oo nga naman, nasana yung bata na siya lang yung bida-bida, tapos biglang nagkaroon ng baby na hati na yung attention. So, hindi mag-grasp ng autistic mind yung ganong adjustment. So, wala tayong magagawa kundi tayo na yung mag-a-adjust for them. So, yun na nga yung ating ano, yun yung gagawin namin ngayon. At saka yung minention niya na personal space. So, kailangan yung personal space, hindi ko basta-basta pasukin. Kailangan unti-unti. Ito namang bus na to. Talagang kailangan talaga sa gitna ka magsabay. Lamay. Sa gitna talaga siya. Oh, galing-galing. Oh, very good talaga. Oh, stress ba ako? Pwede naman kasi igilid eh. So, ayun. Natuloy ako sa sabihin ko. Mamaya na nga, update ko kayo guys after nito. Kausapin kami ni teacher. Boy! Good boy ka daw! Very good si Drew. Anyway, ayun, wala naman siyang natamaan, guys, sa kanyang ano, hinagis kanina. Pero, ayun, nagpunta na pala yung OT. Kaya pala gusto kaming makausap din ni teacher kasi nagpunta na yung OT niya kanina dito. So, yun yung time na nagtapon siya ng tumbler. Or naghagis. Dalawang beses naghagis ng tumbler kasi parang nag-worry siya. Parang ganun yung ano ng interpretation or pagkaka-base sa itsura ni Drew. Sabi ni teacher, baka parang nag-worry siya bakit nandun yung OT niya. Oo nga naman, parang nagulat siguro siya na nakita niya yung OT niya dito sa school kasi normally hindi naman talaga pumupunta dito, diba? Nagulat siguro. Oo nga naman, bakit nandito ka? Tapos siguro yun, hindi niya kasi masabi yun kaya naghagis siya ng gamit, pero yun yung kailangan bawasan. Tapos, shinare ko na lang din kay teacher na yun natutunan ko kanina kay Teacher JB na if ever gawin niya ulit yun, pag may ginawa siya hindi maganda, poker face, wala na lang ano, walang reaction, walang, kasi minsan para makuha yung attention ng bata, eh parang gumagawa siya ng kalokohan para pansinin siya. So, kailangan wag bigyan ng reason para ulitin niyo yun ulit. Very good naman daw si Kuya. Very good. Ano gagawin natin for today? Ha? Ano tayo, Ju? Ay, kaso magpipizza sila tomorrow.
Di ba bumili ako sa grocery ng pizza? Magpi-pizza making activity sana kami. Kaso, bukas eh, pizza rin ang kanilang pagkain dito sa Christmas party. Parang naka-assign ko anong food yung dadalhin. So, ayun lang. Nag-reply na kaya si... Sa side street ako order. Ayan! Nag-reply na sila! Kasi maaga yung Christmas party. Eh, baka sarado pa sila yung mga pizza place, pizza parlor. Nagulat ako. Yung Montero may tuntungan kasi. Ito wala. Kaya iniisip ko meron sasapo ng pa ako pag ganun. Ano lang. Parang syong lang. Hap mo ako. Lagyan natin sa si baby. Kaya kailangan magbantay dito kasi kumakain pa si Ate Irene. Halika lang. Hap mo ako. Ikaw maglagay ng socks kay Jiro. Can you help mama please? Can you help mo ako dali? Taba ng legs. How's my legs? Ako ba? Ito, si Jiro. Okay, help mo ako. Ikaw maglagay ng socks. Oh, bite naman si Jiro. Oo. Ikaw maglagay. Help ako. O gigil ka lang kay Jiro. Oh, help mo daw mama. Kuya. Uy, mabuhay na ganun. Bakit na ganun si baby? Ang bigat-bigat mo kaya. Mahal mo, kuya. Play tayo, kuya. Magkamukha naman kayong dalawa. Saan? Mas mukhang girl nga lang. Parang medyo feminine ang mukha. Girl, sabi ko sa'yo, you're a girl. What's wrong with that? There's girl. Nothing wrong girl. With that. Yeah. Kuya. Gusto niya, involved ba yan? Gusto niya, ganyan. Mm. Pwede na tayong mag-aroling ba yan? Ang sama ang tingin mo sa akin, kaya yung pangang tingin natin. Mami, may sinabi mo. Ay, gusto mo pa. Ano yan? Brum-brum daw. Ano yan? Brum-brum. Brum-brum. Oh. Ano yung brum-brum? Brum-brum? Paano yung brum-brum? Tos-tos ka pa ng kilay. Tos ang... Ako muna. Kitang gigil kahapon. Soft ha? Soft. Mamaya, yung isa din, pangkapang. Sino? Jaya. Naku! Sama-sama ko, pagumpungin ko kayo eh. Uy! Ano ako? Ang pinatapig! Konnichiwa! Ayaw na. Ayaw mo ng song na yan. Konnichiwa! Sayonara! Nakausap mo. Smile mo na. Smile na? Ha? Oh, bakit yung susumbong? Di tayo? Merong ibang templa ngayon yung bata. Ano may nakuwang gusto yan? Finish your food first. Finish. Lagyan ka ng pork. More pork. Eat mo na first. Ayun na. More veggies. Ah. Wow, may veggies. Ay, sit down first. Sit down. Mamaya na. Later na. Uy, later na. Sit down muna. Sit down first. Sit down. Tingnan na, I'll give this to you. Sit down first. Sit. Good job. Ah. Eat veggies, ha? More veggies, ha? May narinig ako kumakantang bata. May kumakanta. Ama! Wow! Pwede ka na mag-ganyan? Wow! Wow! Kakain ka na? Eat na. Parang mali na naman yung pwesto natin. Ah, si Jaya dito. Ako dito. Maka. Okay. Kain mo na. So, kain mo na. Oo, kumakain na siya. Mula kanina, nag-ano mo. Kain mo na. Ay, mula kagabi. Yung sa ano, kumakain tayo sa... Ano pa? Sayabo. Are we forgetting something? The name of the Father. Son. Father, sana naman gusto ng email. Tumitingin ka sa sinakambak natin. Where's my food? Ay, tumatawa! Ayun, sinisabi niya. Si Jiro. Tumatawa. Tumatawa kay Ate Jaya. Di ko ba masaktuhan yan? We have cake. Good spa. Merry Christmas and Happy New Year. Ay, para kay Ju, ito. Ay, ano, cookie. Cookie making activity. Ulit? Yes. Huwag mo na ngayon. Kasi gabi na, bukas na lang. Ito yung sample. Ay, wow. Wow, iba-iba. Okay. Bongga. Yes. Bongga na pa sample, ah. Cute-cute naman ito. You want? Ha. Sa iyo yan.
cake ko yan, Mai. Bakit kayo titikim? Eh, akin yung cake na yan para sa binyag ko. Para sa yon, kami pipili. Oh, pipiliin namin yung pinakamasarap. Okay? Yes, okay. Sige po. Okay, may rating na si Miss Francesca. Okay, Miss Francesca. Ano yung number one? Ano kaya to yung number one? Pipicture ko na lang. Ayan, ito daw ang number one. Jay. 1, 2, 3, 2. Oh, gusto ko yung carrot cake. Oh, sa troll. Last up. So, ito yung number one niya. Okay. Ito ang masarap yung... Yung sa ibabaw. Cream cheese kasi. Papa, it's your turn. Papa and Ju. Pakirate na lang kung ano yung number one para sa carrot ba to? Si Ju sa icing. Papa, yung damit. Kasi nakalagay sa damit niya. Damit ko yun, sinuot niya. Yung short? Hindi, yung sure. Yung blouse. Ayun, no, tinong nakalabas na nga. Tap-tap na nga. Alina, dito-dito. Ano yan? Alam ko sa akin yan. Bakit? Ayun niya, no, baring kasi sarap daw sa katawan. Kasi nilagay ni Vicky. Yan, nangihip. Pero alam mo, Papa, meron ko niyan. Yung gray niyan. Nasa na? Meron nga yung Adidas. Hindi Adidas yun. Tonight, okay, wait lang. Balik tayo sa review ng dalawa. Banana to. Banana, may carrot. Ito yung carrot. Pwede ba halo? Or masarap to? Umba. Layer ba yan? Cheese. Oo, layer-layer siya eh. Pwede naman. May layer na ganito, may layer na ganito. So, anong kapwa mo? Chocolate. Ano itong isa? Butter. Tawang ko, Jay, ano daw yan? Ano yung lasa mo? Parang caramel. Parang caramel. Butter, caramel. Nalalasahan mo yung butter. Butter sauce. Ito, pwede sa akin. Ayan! Eh, tsaka dalawa. Chocolate, chocolate. Ayaw mo nung isa? Sarap na sarap ka dun. Oo, oh, bakit ayaw mo niyan? Pwede man tatlo. Tatlong okay. Layer yun, pero dalawang layer lang yung legit. Chocolate, tsaka itong yan, yan dalawa. Okay. Si Ju. Anong icing? Sa icing po yung ano ni Ju. Ano yata? Sarap. Is it yummy? Final answer ko dun sa cake, yung chocolate. Ang sarap ng chocolate. Tsaka sobrang moist niya. Gift wrapping activity tayo for today. For tonight. Yung mga regalo, nagkulong ako dito kasi baka si Ju ay pag nakita niya itong mga toys. Alam niyo ba, kanina ko lang ito binili. Sabi ko kay Papa, pa, hindi ko na kaya pumunta ng SM. Kasi ang sama ng pakiramdam ko kanina. Masakit yung lalamunan ko. Hindi ko lang pinapansin, pero masakit talaga. Tapos parang kung may sinat, pero hindi ko rin pinapansin kasi marami akong gagawin. Kaya, ayun, nag-garden lang ako ng Bactidol. Ay, Betadine pala yun, Betadine. Hindi na kami ng SM. So, bumili na lang ako online. Siyempre kay Leslie, ayan, LN Online Shop. Maraming salamat. Ayan, iba-ibang klaseng, ano to. Ala, ang lalaki pala ng mga regalo namin sa classmate niya. Akala ko maliliit lang. Ito, may mga maliliit. Sobrang thank you talaga, Leslie. Na pag-accommodate sa akin. Ang bilis lang. Wala pang 30 minutes. Pinaship niya kagad itong mga order ko. Kasi sabi ko, hala, alas 5 na. Sabi ko, ano ba, pupunta pa ba kami na SM? Or order na lang ako online. Online na lang para mabilis. Ayan. Sana magustuhan ng mga bata. Itong mga ano naman siya, semi-educational toys. Hindi ako sure kung alin dito yung para kay Ju, pero ayan, may mga puzzle. Tapos ito, ayan yung mga games na ganito. Building tool, wash basin. Ito, medyo malaki siya. Nag-aalangan ako. Tapos ito yung truck. Hindi ko alam kung which one. Ito yata yung para kay Ju. Parang wala kong order na ganito. Traffic jam game. Ito yung mga puzzle. Pwede rin to sa mga classmate niya. Wooden puzzle. Ay, ang cute to. Ayan. May kumakatok. Yes. Hi. Hey. Kasando pa lang. Kaya nga, sando nga eh. Grabe, ba't ang laki-laki mo na anak? Paalam mo anong haba niyo. Para siyang 6 months na, sa totoo lang. Tingnan mo, kalahati na siya ng katawan mo oh. Ba't ang laki mo anak? Basketballista ka ba paglaki mo? Ha? Basketball player ka no? Wala, tumitingin na sa camera eh. No? Camera conscious na siya eh. Kasi color black ano? Gusto mo yung camera? Ano papa mo? Gigil na gigil oh. O yung balbas mo ha? Pasok mo yung tuka niya. Yung tuka mo ipasok para mag-flatten yan. Yan.
Nagda-slide talaga. Bye! Bye-bye! Yung isa, nasa na? Baka mag-selos na naman yun. Tag pala guys, yung mga gift tag from invitations.me yan. Matagal na to, 2020 pa yata yung mga ganito namin, marami kaming ganyan. Invitations.me. Thank you, personalized na siya. Ayan guys, tapos na tayo. Ito yung sa mga teachers, kana kuya, kana ate dun sa school, tapos ito sa mga classmates niya. We're done! Okay, ayusin ko na lang yung costume niya for tomorrow. Ay, andito pala yun. Mga panila ba? Naku, ito na naman ako kasi di ba nagligpit ako? Ito na naman ako, pagkusang ko na naman itinang ko. Kala ko nawawala na naman. Maga kasi namin binili ito eh. Pwedeng tanggalin siguro yung flower. Kaso baka masira. Kasi parang nagiging pambabae. Okay na yan. Okay na yan. Baka masira eh, no? Okay na yan. Rudolph the Red Nosed Reindeer. Oh, ayusin ko na yung kanyang costume. Yung bata ka. Ang mukha ni Claudio. Oh. Ayaw. Bungis mo. Bungis mo. Ay, may ano, excess na glue. Ay, lumabas? Oo. Ah, ba't lumabas yung glue? Kainin mo na lang. Eat mo na lang. Ah, huwag mo tadya ka. Ano, tingin ka ng tingin dito. Dito ka naman. Ah, Rico! Rico, sakit na sipa mo eh. Ay mo, sisipa yun. Excited ako makita yung sayaw ni Jo. Okay. Patingin ako ng gift mo. Wow! Daming gifts ni Kuya. Ang cute naman itong